kasi nag-work po kayo, tapos wife po kayo, mother po kayo, tapos nagte-training po kayo. Paano niyo po binabalanse? Actually, medyo mahirap. To the point na kinailangan kong mag-resign, magpalit ng work. Okay. Actually, yun yung isa sa ano, isa yun sa ano, sa kwento ng buhay ko, no, na hindi na kasi balanse yung ano, kapag hindi kasi balanse yung buhay, mahirap. Mm-hmm. So yung puro work din. So hindi kumbaga sa ano, naghanap ako ng other job na magkakaroon ako ng time with my family and also dun sa sports, dun sa passion ko. Kaya kong gawin to. I can do this. Sabi mo, you have an edge kasi laki mo. Opo. Kasi yung balbas ko, hindi pa ganun ka. Ah, hindi pa po ganun yun. Medyo ganyan pa naman. Medyo good boy pa yung dati. Kasi may kwento to eh. Nagmahal, nasaktan, nagpabalbas. Ah. So mga 3 years na siya. Kasi 3 years na po kayong single, di ba? Oo, may ginawa sa akin masama yung bad girl ng huli ko eh. So, if ever, sir, gusto niyo po bang maglaro para sa Gilas Philippines? Ang hirap sabihin kasi sila yung nagpakahirap na makarating dyan eh. So, kailangan giveaway mo, bigay mo na sa kanila kahit ano. Kahit na dream ko maglaro dati, maglaro sa Gilas, pero for me, hindi ko deserve talaga eh kasi... Saludo rin ako sa mga sudadari. Lalo pa yung course mo. Hindi madali yung course mo. Kaya medyo tumagal ako actually. Minahal mo ba yung course mo? Saka yung university? Minahal ako. Minahal ka? Medyo tumagal ako. 6 years ata, 7 years. Nag-extend. Wala pa, mahal ka yun. Na-attach ka sa US. Na-attach din sila sa'yo. Attach yung mga professors. Yung mga professor mo, Arvis. Shout out sa mga prof ni Louie. Old ka pa lang, hindi ka ba nakakaramdam ng takot pag sasakay ka ng motor? Pag na ano po ako, pag na dislocated po. Nangyari na sa'yo yun? Na dislocate na? Ilang taon ka nun? 9 po, ngayon din. Ngayon lang? Yung championship po sa MMF Academy. Nakiramdam na sa sarili mong bansa, ikaw magko-compete para sa... Na kabahan din kasi dito gaganapin kasi ang inaano ng kickboxing ngayon dapat makakuha ka ng gold or medal. Malaban po ba kayo? Yung kaba po ba nandun pa rin? Ay, di or sanay na kayo? Di ba mawawasan yung kaba mo, nandyan lang yan. Pero pag umakyat ka na ng ring, wala lahat yung kaba mo. Kasi nasa ring ka na eh, laban na yung isip mo. Ayoko yan, bakit ka tatakbo sa politika? Eh, hindi ko naman nila lahat, ha? Eh, opo. Kami, tumatakbo siya para magnakaw. Ba't hindi naman ako magnanakaw? Di ba? Opo. Nakulong ako 2 beses. Opo. Sa Amerika, dito. Dahil sa politika naman yun, wala naman ang kasalanan. Opo. Diba? Ganun talaga rito, gantihan dito eh. Pagtapos yun sa administration. Opo. Magnanakaw yung administration, nanakaw yung susunod. Nakawa naman ang nakawa ng gulo eh. At pinagbibitaw niya ako ng mga manok niya. So yung first niyo po na bitaw, ano pong feeling nun? Tapos babae pa po kayo, syempre. Iba po yung dating nun sa... Before nakaka-conscious kasi nakatingin sa'yo, parang babae kasi, kakaiba. Opo. Pero later on, ginamit ko yun na advantage. Opo. Yung pagiging babae ko. Opo. Example, let's say, sa pusta, pag ako yung umaakyat sa Rueda, nakakasa. Talagang nakakasa kasi parang nahihiya sila na nandun ka. Nag-a-adjust lang sila sa improvised table. Okay. Grip muna. Under square. Okay. Fair lang natin. Position. Once makita mo ang pantay na, go! Wala namang time limit. Mm-hmm. Okay, so pin na si... Yun na yun. Pag na-touch na yun. Pag kumakain kami, puro babae kasama ko dito. Yung egg collector, babae. Na parang minimize yung corruption. Pag puro lalaki, baka nag-iinom sa gabi. Minsan, buyer, aalokin sila. Yung itlog. Itlog pa lang, nagkaka-interest na yung mga tagalabas eh. Buyer. Aalokan sila, matitem. No? So, para mabawas yung corruption, may mga babae. At saka, mas magsisi sila sa recording.